So welcome nga guys para sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA ngayong umagang ito. At ngayon, pag-uusapan nga natin ang balita about nga dito kay Dennis Schroeder at kay Kyle Kuzma. Dahil ayon nga sa isang NBA insider at ESPN reporter na si Jordan Schultz, eto nga daw si Dennis Schroeder at si Kyle Kuzma ay meron nga daw pagtatalo at hindi pagkakaintindihan buong season. At mas lalo pa nga daw lumala itong hindi pagkakaintindihan neto ni Kyle Kuzma at ni Dennis Schroeder nung natalo nga sila sa first round ng playoffs against sa Phoenix Suns. Ngayon, hindi nga natin sigurado kung ito ba ay 100% na katotohanan o 100% nga na hindi totoo. Nagbabase nga lang tayo ayon sa isang NBA insider at sa ESPN reporter. Pero kung may katotohanan naman yung report na yan ay hindi nga ito magandang balita para sa organisasyon ng Lakers at ganoon rin sa mga Lakers fans. Dahil nga kasi na hindi maayos ang anilang chemistry at may mga hindi nga pagkakaintindihan between sa mga players. So talagang ang malaking problema ito kung sakaling itong report na ito ay totoo. At baka nga isa sa kanila or silang dalawa ay matrade away nga dito from Los Angeles Lakers. Diba nga rin nung nakaraang balita natin ay nakapackage nga itong si Kuzma at si Schroeder para nga kay Russell Westbrook. So tingnan nga natin at tabangan natin ang galaw ng Lakers at anong respond nila dito sa balita na to. As sa next news natin, tungkol pa rin sa Los Angeles Lakers, Talen Horton Tucker ay mukhang hindi talaga papakawala ng Los Angeles Lakers dahil ngayon, in-extend nga nila ang qualifying offer dito kay THT at magiging restricted free agent nga siya pagdating ng free agency. Ang ibig sabihin lang niya na yung Lakers ay may control nga dito kay THT. Kahit na ang ibang NBA team ay mag-offer ng mas malaking pera dito kay THT at mag-sign na nga siya doon sa ibang team na yon, bibigyan pa rin ang Los Angeles Lakers ng panahon para nga makapag-isip kung tatapatan nga nila yung kontrata na sinay na ni THT. At kung tapatan nga ng Lakers yon, mababaliwala nga yung sinay niyang kontrata sa ibang team at mababalik nga siya dito sa Lakers. So yun ang ibig sabihin ng restricted free agent, may control yung team sa isang player. So yun nga ang balita natin dito kay Talen Horton Tucker. Ang Lakers ay mukhang hindi talaga papakwalan ang magaling na batang player na ito. Para naman sa ating huling balita tungkol ito kay Shaquille O'Neal at gano'n na rin kay Giannis Antetokounmpo dahil ito ang si Shaquille O'Neal ay binati si Giannis sa kanyang Instagram. Sabi niya, congratulations Giannis, salamat daw sa pagbabalik ng old school bully basketball. Yung back to the basket, yung banggaan sa paint na paglalaro. At sinabi nga rin ito ni Shaquille kay Giannis na siya na nga daw ang Superman ngayon. So para bang pinasa nga neto ni Shaquille O'Neal ang title bilang The Superman dito nga kay Giannis Antetokounmpo. At bago nga natin tapusin ang ating video ngayon, shoutout muna sa ating mga manonood na si Rusty Nail. Ganun na nga rin dito kay JR Portacio mula sa Villasis, Pangasinan at kay Eric TV. Shoutout sa inyo mga idol. So yun nga lamang sa ating balitang NBA ngayon. Kung nagustuhan nyo yung video, i-like na ang ating video. At kung di ka pa nakasubscribe, syempre, subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!